Magandang umaga po, tanghali at good evening po sa inyong lahat. Sa mga nakakasama po namin at kakwentuhan namin dito po sa Papong TV, ako po ay lubusang nagpapasalamat po sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-a-upload, tayo po ay naghahatid ng tulong sa mga kaibigan natin na namumblema po sa paksang relasyon. Kung kayo po ay nag-iisip kung paano po kayo iisipin ng taong iniisip natin mga utol, ay yan po ang pag-uusapan natin sa araw na to. Magbibigay po tayo ng ilang mga ideas and of course mga tips para po makatulong tayo kung paano po mangyayari at maisasagawa po ang ganitong situation. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Welcome back! At bago po muna tayo mag-proceed, nais ko po muna sana mag-invite na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page. Facebook po natin mga utol kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update po at mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais po tayong makausap sa isang one-on-one coaching, ay dito nyo rin po ako pwedeng maabot. Mag-iiwan po tayo ng link po sa ibaba para maging mas mabilis po ang ating koneksyon. First of all, mga utol, kung gusto mong isipin ka ng taong nasa isip natin, ay tignan po muna natin kung tayo po ba ay nasa position or situation para mangyari po ito. Lilinawin ko po na kung tayo po ay wala sa lugar para mangyari ito, ay medyo malabo po ito, mga utol. In order for someone na isipin po tayo, ay kailangan po ng dalawang napaka-importanting sangkap. Ito nga po ay ang attention at syempre po ang value natin. Attention po at value. Which generally means na babawasan na po natin ang ilang mga bagay kung saan kayo po ay nako-confuse at nalilito. Ito nga po, for example, ay tinatry nating i-attract ang ex natin. Sasabihin ko naman po sa inyo mga utol na almost 85% or 90% ay still attracted pa rin naman ang ex mo sa'yo. Kaya nga po minsan na kahit anong pagpapapansin natin ay hindi pa rin po natin nakukuha ang atensyon niya mga utol. Dahil napatunayan and in most cases naman po ay still attracted pa rin po ang ex mo sa'yo. Kung ikaw naman ay nakatutok sa stability mga utol, tingnan natin, kayo po ay nagkaroon ng relationship. So in most cases, dapat po hindi na rin po tayo nakatutok dito. Dahil kung in terms of stability, ay alam kong ikaw pa rin naman po ang nangunguna sa isip niya. Siyempre po, sa puso po ng ex natin. So in terms of relationship, ano po ba yung mga attributes or features para mangyari po ito mga utol? Para naturally po ay isipin po tayo ng ex natin. Number one, dapat po, there should be no reason or no ways na kayo po ay maging close uli. Kung halimbawang nararamdaman pa rin po niya ang presence natin, na ang pakiramdam niya ay nandun pa rin po tayo sa mga palad niya. Ito po ay malabong mangyari mga utol kung ganito pa rin po ang nakikita at nararamdaman ng ex natin. Kasi po, sabi ko nga po kanina, kung wala tayo sa posisyon na to mga utol, ay malabong mangyari ito. Positioning is very important. So hanggat hindi niya nafe-feel yung wanting to be close sa atin pero hindi accessible sa mga oras na to mga utol, ay hindi po niya makikita ang ating value. Value and attention, tulad nga po ng binanggit ko, our main formula mga utol para mangyari to. Number two po, para isipin po tayo ng taong iniisip po natin, ay kailangan mailagay po natin siya sa position kung saan siya ay mako-confuse or magkakaroon ng trouble in focusing po sa gusto niyang mangyari. Tulad nga na minimension ko sa mga vlogs natin na ang breakup, I assume na siya po ang dumper mga utol, ay talaga naman pong na-i-program na ng ex natin. Naka-focus siya rito mga utol, kaya alam niya at nagkaroon na po siya ng mga assurance kung paano mangyayari ito. Sigurado naman akong alam niyang magkakaroon dito ng mga discomfort feelings, kaya nga po na-anticipate na po niya ang mga bagay-bagay or situation na to by making sure na kayo po ay namomonitor niya. Sometimes nga po, niyayaya pa rin po kayong nang ini-invite tayo na maging friends pa rin. Ang iba naman po sa atin ay kumakagat dito mga utol. Pero sa totoo lang po, ito yung mga bagay na pinlano. Or let's say, tinarget ng ex mo na mangyari. Kaya nga po, begging, pleading, running after your ex mga kapatid, nagseselos, nagbibigay ng stress, sumahabol, tawag ng tawag, nagtetext, at talaga naman pong lagi pong nasa harapan ng ex natin, hinahanap-hanap po siya mga utol, ito po yung mga situation na kasama po sa plano. At tinatawag nga po nating mga certain expectations po ng ex natin. Number 3 po, kung gusto mong isipin tayo ng taong iniisip natin sa kasalukuyan or ngayon na po mga utol, ay kailangan po i-flood natin ang isip niya dun sa mga beautiful, positive,
and good memories po na pinagsamahan at nagawa po natin sa Kanya. Kasama na po dyan yung mga panahon na tayo po ay sumuporta at nakapiling Niya sa masasayang bagay. Ito mga utol ay hindi mo naman kailangan gumawa ng billboard or tarpaulin para maalala niya mga utol, because it works psychologically, naturally, na kung kayo po ay distance mga utol ay sadyang mangyayari ito. Automatically mangyayari ito. Dahil alam naman po natin na kung gagamit tayo ng time and space apart, ay talagang naiiwan sa mind ng isang tao yung mga magaganda or positive things na nagawa natin. Negative things mga utol ay laging nabubura din po yan at nawawala din po sa isip natin. Sabi ko nga po, positive things remains. Kaya kailangan lang po nating dumistance at kailangan lang po nating ipaubaya muna sa Kanya yung space, yung pananahimik. And naturally po, maiiwan po yan sa isip ng ex natin. Number 4 po, kung gusto nating isipin tayo mga utol, ito pong number 4, papaalala ko lang po, ay connected sa number 5. Dahil ang ika-apat po ay kailangan po nating i-develop at i-reinvent po ang ating sarili. Ang ex natin mga utol ay may naaalalang taong iniwan niya. At itong taong to ay depressed, malungkot, umiiyak most probably, at talaga naman pong hinahanap-hanap siya. So, magiging mas mabilis, it could be fast and effective mga utol, na kung yung gagawin natin ay hindi po yung inaasahan po ng ex natin. By doing the positive change, reinventing yourself mga utol, sabihin na natin na parang na-force or na-pressure ang ex natin na magkaroon siya ng idea na day by day you are getting better and stronger, getting better and better mga utol. Dahil nga sa alam niya na ikaw po ay walang kakayahan, magiging very effective po kung halimbawang araw-araw ay nararamdaman niya na parang nakakalimot o natatanggap mo na mga utol. Dahil kung ma-establish mo to, mapuposition mo to, it will directly connect nga po dun sa number 4. Na quite very important mga utol kung gusto mong isipin ka ng ex mo. Sabi ko naman po sa inyo, most of our ex, ang alam po niya ay kayo po ay nagkukulong sa kwarto, nahihirapan magtrabaho, probably nahihirapan kumain or mag-move forward po sa buhay. So ang dapat nating gawin ay gumawa po ng situation para mapakita sa ex mo na you are expanding your social circle. Once po na nabalitaan niya, naramdaman niya na muli po kayo nag-e-expand pabalik doon sa social circle mo o lumalawak pa nga po mga utol, kahit sino pong ex ay magwo-worry po dito. I'll tell you a secret. Nabanggit ko na rin naman ito mga utol sa mga ilang vlogs natin. Marami pong dumper, based din po sa mga na-interview natin mga utol, ay talaga naman pong diretso at tidido po sila dun sa breakup. Some of them are still confused mga utol, pero alam po nila yung literal na ibig sabihin po ng hiwalay. Pero may sekreto dito mga utol na most probably ay hindi sinasabi ng mga ex natin. Alam nyo po ba na halos lahat po sa kanila ay hindi pa rin po tanggap or hindi pa rin po talagang lubusang ma-imagine na kayo po ay nasa ibang tao na. Halos lahat ay hindi pa po 100% natatanggap ito mga utol. Hindi pa rin po nila lubusang alam kung ano magiging situation kung halimbawang makikita or mararamdaman na po niya kayo with others. Or sabihin na po nating with someone new. Hindi natin kailangan humanap dyan ng someone mga utol para yakapin or ihug. O sabihin na natin magpa-selfie kasama po ang taong ito mga utol. Ang sinasabi ko lang po, by just expanding yung social circle mo, ay syempre po maglalaro na po ito sa isip ng ex natin. Alam naman po natin na pagdating po sa mga breakup situation, malilikot ang mga isip at imagination po ng mga ex natin. Number 5 po mga utol ay connected din po sa number 4. 3, 4 at 5 na po mga utol ay kailangan gumawa po tayo ng situation or eksena on a situation where you can bump to their friends mga utol. Kung halimbawang meron kayong mga common friends, mas mabuti po ito. Pwedeng-pwede po kasi natin silang gamitin as an instrument para makarating yung mga gusto nating detalye, mga positive changes natin directly po sa ex natin mga utol. Huwag lang nating kalimutan yung isang number 1 guideline dito na do not mention anything about your ex. Huwag po tayong babanggit na anything related po sa ex natin, especially nga po yung negative na nararamdaman natin sa pangyayari. Especially nga po yung pinagdadaanan natin. Bump to their friends. Magkwento po tayo mga utol. Gamitin po natin sila as a tool. At iwasan po natin ang any negative thoughts na pwede nilang maramdaman sa atin, na ma-validate nila sa atin. Lalong-lalo na po yung tipong parang tayo po ay humahabol pa sa ex natin. Gamitin po natin silang way mga utol para makarating sa ex natin yung mga positive changes, yung mga bagay na nangyari sa'yo. At yung mga goals na tinatahak mo, yung napakalaking improvement natin at successful recovery.
na nangyari po sa atin. Hindi natin kailangan mentionin yung mga pinagdaanan natin mga utol dahil mava-validate po nila. Ang kailangan lang po makita nila dito ay yung positive result na meron ka po ngayon emotionally and physically. Alam naman po natin na pag ito po ay nakarating literally sa ex natin mga utol, ay magsisimula po niya tayong isipin. Magsisimula po once again na maging interested siya at alamin kung ano po ba itong mga nababalitaan po niya. Itong mga binanggit natin mga utol ay talaga naman pong napaka-effective at proven na po ito mga utol para talagang pumasok tayo sa isip ng ex natin. Hanggat kayo po ay wala sa harapan niya, syempre po ito po ay makakadagdag. Hanggat hindi po niya kayo nababalitaan, wala siya nakukuwang update mga utol, ay magkakaroon po ng curiosity, of course. Tandaan po natin ang inyong mga binanggit ko. Attention, kung koconnect po ang value natin, yung worth natin mga utol, ay sadyang papasok po tayo sa subconscious at malamang na malamang po mga utol ay talaga naman pong manumbalik ang pagkakataon na tayo po ay nasa mind ng ex natin. Syempre po kailangan positivity mga utol at kailangan po syempre mga good memories yung maiisip niya. Hanggat kayo po ay nasa breakup situation na punong-puno po ng stress at talagang mga bad terms mga utol, ay huwag po muna natin pangarapin na kayo po ay isipin, of course, dahil napakalabo po muna mangyari nito mga kapatid. Kailangan po muna nating iposisyon ang sarili natin at ilagay po natin ang ex natin sa sitwasyon sa napag-usapan po nating limang bagay o limang paraan para mangyari ang isipin po tayo ng taong iniisip po natin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin yung mga YouTuber po na Pilipino. At syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Mag-ingat po tayong lahat. Stay safe po, Papong TV.